gagawin naman natin ngayon, guys, ay magbabawas tayo, magpuputol ng hydraulic hose sa simpleng paraan lang. Yan. Kahit wala tayo nung tools na pang-fittings, ito lang ang mga kailangan natin. 8mm na spanner, saka yung ano nyo, pang-ipit sa hose, kailangan natin yan. Yan. Pag bibili kayo nung hydraulic brake na ano, may mga kasama siyang ganyan, ayan, tabi nyo lang yan, magagamit nyo yan, pang-ipit siya dyan. Tapos, itong cable wire cutter, ayan, maganda yung matalim, para maganda ang putol niya. Ayan, yan mga kailangan natin. Tapos, vice grip, dito, pang-ipit nito. Saka ito ang huwag niyong kakalimutan, pang-fitting sa dulo, connector, and pag nagputol tayo kailangan natin ito, dahil pag nagputol kayo nang wala nito, tatagas yung fluid, kailangan natin ito. Pandulo yan dito sa hose ng brake fluid natin, makikita niyo yan pag binaklas natin. And guys, simple lang yung paraan na yan. Kahit di nyo nadalhin sa shop, basta may gamit kayo na ganito. Ayan, simple lang. Ayan guys, simulan natin. Namalat pa ako. Ayan. So, ayan. Tatanggalin lang natin itong cover. Ayan, mahaba kasi ito, kaya putulan natin. Luwagan lang natin ito. Ayan. Silahin lang natin dahan-dahan. Uga-ugain mo rin. Ayan, tanggal na. Ito yung ano, pang-fittings niya sa dulo. Ayan, kailangan yan. Pag nagputol kasi tayo ng kable, wala na yan. Hindi na rin ito makukuha ng buo. Ayan. Gagawin lang natin ganito. Simple lang, sukat muna natin bago tayo magputol. Pag sobrang ikli, kasi hindi na natin mababalik yan. So, kung magpapalit kayo ng port or mag-aangat kayo ng manubela, huwag nyo munang paputol yung wire nito kasi baka mabitin pag nagpalit kayo. Ayan. So, bago nyo paputol, siguraduhin nyo yun na yung ano, nakalagay na mga parts nyo. So, magbabawas lang tayo doon konti dito. Ayan. Ganyan lang, guys. Tutulin nyo lang na ganyan. Ayan. Ayan. Putol na siya, guys. Tapos, yung pang-ipit. Ayan, kailangan natin yan. Putol lang natin. Tapos yung vice grip. Simple lang. Yan. Tapos ito, yung pang-fittings niya sa dulo, yung connector niya. Ito nga pala guys, huwag nyong pipigayin niya kasi tatagas yung fluid niya na yan. Pag ganyan, di naman siya tatagas. Okay lang yan. Pasok natin ito dito. Ayan. Tapos ito, baon lang natin ng konti. Ayan. Baon na siya. Dapat ang pamutol nyo ng wire ay matalim, para yung dulo, maganda ang pagkakaputol nya. Ito, magandang pamutol to. Pang ano siya, cable wire. Ayan. Magandang pamutol. So, wala tayong tools, kaya yan. Ganyan ang gagawin natin pag wala tayong tools. Ayan. Nakapasok na siya ng konti. Didiin lang natin. Ayan, guys. Ah. Didiin lang. Simple lang yan, guys. Kayang-kaya nyong gawin yan. Simple lang naman yung gamit na kailangan natin. Basta meron kayo nito.
kasama lagi yan sa Shimano brake set natin na hydraulic yan. Sagad natin guys. Didiin nyo lang. Yan. Basta ganoon natin. Kaya natin kailangan ito kasi hindi natin ito basta-basta pwedeng ipitin ng kung ano-ano. Kailangan may ganito. Tapos ito. Yan. Tapos, sasalpak na natin siya dito. Tapos yan. Ikot lang natin. And guys, ganyan lang kasimple. Magputol ng hydraulic ng ano, yung hose ng hydraulic brake. Yan. Yan. Tikan lang natin. Yan guys. Yan. Tapos pigay-pigayin natin. Yan guys, walang katas. Ayan, tuyo yung kamay ko. Sige. Malangit-ngit dito. Oil lang yan. Kailangan lang ng oil. And guys, basta maganda putol natin. Ayan, walang katas yan. Saka tama yung kabit natin ng ano, fittings niya. Yung pinaka-connector niya yung tanso. Ayan, walang kakatas-katas guys. Ayan o. Tuyo yung ano ka. Walang katas. Wala. Ganun lang kasimple maputol ng mga hydraulic brake na hose. Ayan. Hindi na natin kailangan ng ano. Mga dealing kit niya. Ayan. Basta magpuputol lang. Simple lang yun. Guys. Okay.